Magandang araw po mga kaibigan. Malapit na ang Halloween o sa Pilipinas, araw ng mga patay. At tamang-tama, may nag-message sa amin at request niya daw kung pwede daw kami gumawa ng kakanin. Kaya ngayon araw, pupunta muna kami sa store, babili kami ng mga sangkap ng pangkakanin. Tignan natin kung alin ang gagawin namin. At mamaya pag-uwi, may pumpkin carving contest kami. Last year, nag-paint kami, pero this year, magka-carve kami. At may sariling judge tayo, si Jax Boy! Kaya samahan nyo muna kami pumunta sa store at bumili ng mga ingredients. Tara! Ala! Itong Asian store na papuntahan namin, ito ang maliit lang pero pinakamalapit sa bahay. Thai food lang kasi ang nandoon. Mm-hmm. Pero may mga Japanese, Korean, and konting Filipino. Konting Filipino, yung mga pang-ulam na kagaya ng sinigang, caldereta. At least yung mga main Yung mga kailangan. Kaya, tamang-tama. Okay lang. Kahit maliit lang siya. Dito na tayo sa Thai Hut Market. Ito ang maliit na Asian store. Mga wala pang 10 minutes, no? Sa bahay namin. Yun, pasok na tayo. Andito na tayo sa loob. Ito ang mga options nila. Madami sila mga meats, fresh na gulay. Hey, Jax Boy! Ano yan? Yan yung glutinous rice, pangkakanin. Oh, sige. Jiro! Ala, naghahanap siya ng snacks. Ayun na. Ala, Jiro, ano yan? Candy. Candy? Wow, lucky ah. Ayun no, madami silang option ng mga gulay oh. Pati yung kalabasa galing Pilipinas, meron. Yan yung paborito ko. Yun no, ito lahat ng mga pang-ulam. Ayun no, may hot and spicy pa sila, banana ketchup. Itong sarsa, yun, mag-stock up tayo. Sigurado madami tayong kakain na lechon. Itong Pasko. Papilido si Jax ng snack niya. Anong gusto mo, Jax? Ala, diretso sa clover. Chili cheese yan, Jax. Jax Boy, anong pinili mo? Ala, barbecue chippy. Favorite, ah. Kasi wala daw yung ham and cheese na clover, kaya yun na lang. Ito ang hinahanap, ito pang kakanin natin ngayon, roasted sesame seeds. Ayun, hulaan nyo kung ano yan. Ala, ano yan be? May nahanap siya. Masarap kasi ito. Masarap saan? Sa tubig or kahit igisa mo lang. Ha? Igagisa mo yan? Sarap ha? Dahil malapit ang birthday ni Jiro, gagawa tayo ng pansit sa birthday niya. Kaya, bili tayo ng mga supplies. Ito ang paborito ko sa pansit. Hinahaloan namin ng pansit canton. Kaya masarap yan. Excited ako. Puno na yung part natin. Puno na. Ano pa ang kailangan natin, be? Yung coconut. Ay, coconut shaving? Sa kabila store. Ah, sa kabila na lang. Ah, sige. Tapos na kami dito sa Asian Market. Papunta kami sa kabila sa HEB. Babili kami ng tubig, tapos yung mga ibang konting kailangan namin. Kaya, tara na! Andito ulit kami sa bahay. Binili na namin lahat na kailangan ng mga sangkap para sa ating kakanin. Actually, madami pwede natin gawin na kakanin, pero ang kinikrave ni Jess ngayon is palitaw. Hindi ko pa natikman ata yung kakanin na to.
pero napakasimple ang mga sangkap natin. Meron tayong glutinous rice, coconut flakes, brown and white sugar, at itong toasted sesame seeds. At nagpapakulo din ako ng tubig. Pero ang gagawin muna natin, itong malamig na tubig, imimix natin dito sa glutinous rice. Tapos bibilugin lang natin until magiging size ng kutsara, mga ganyan kalaki. So yan muna ang gagawin natin. Kali ito ang glutinous rice natin. Para siyang powdered sugar, no? Pero hindi to matamis. Tapos haluin lang natin itong tubig. Dahan-dahan lang ha. Kasi dapat tamang-tama lang yung consistency. Kaya tignan muna natin. Huwag na lang siguro kutsara. Mas madali pag kamay na lang ang gagamitin para ma-feel mo talaga yung consistency. Kaya konting tubig pa, ganyan. Tapos ayan, malapit na. I-mash lang natin hanggang magiging buo, wala nang dry. Hindi mo na ma-feel ang dry na glutinous rice. Perfect yung consistency niya, para siyang liquid na solid. Ganito dapat ang itsura niya. Tapos ang next step, bibilugin lang natin ito. Yung ganitong kalaki lang. Tapos pagbilog na, ganyan. At ready na yan. At yan ang gagawin natin hanggang maubos ito. Ayan, nandito si chef. Tinuturoan niya ako. Kung masyadong malaki lang, ganyan. Ganyan lang. Parang ang dami ata nito. Tayong dalawa lang. Pwede naman natin i-share sa mga iba kung gusto mo. Baka mapahiya tayo sa lasa. Hindi ah, masarap to, promise. So, sobrang simple, impossible, hindi siya masarap. Ganito lang. Bibilog-bilogin mo lang siya. Oo. Kagaya ng pangbibilog mo sa akin. Ano ba yan? Talaga lang ah. Ganito dapat ang kamay mo pag tapos ka na. Pangpaputi pala ito, no? Namamuti lalo. Ganito na ang itsura niya. Sana okay na yan. First time ko. Kaya huwag kayong magalit, ha? Yan yung maliit. Maglaga na tayo mo. So, ito na. Pakulin mo na. Ito ang tubig natin. Tapos, ilalagay lang natin dito. Ilalagay lang natin sa kumukulong tubig. Pag lumutang na, pwede na. Kaya, testing muna. Ala, nagdikit sa plato. Ala, wala nang shape. Okay lang yan. Ito ang testing natin. Ito ang first time ko. Pati ikaw yan, binatog na. Ano ba yan? Kung anong-anong nangyari. Ala. Ayun na, lumutang na. Kaya ibig sabihin, tapos na. Aray ko, luto na. Pump, ganyan lang. Kaya ang gagawin lang, ito ang gagamitin ko para hindi mawala yung shape niya. At ilalagay ko lang isa-isa. First time naming magpalitaw, kaya halata. Nakahalata tuloy. Feeling expert sa kakanin. Kaya nga, mahirap pala, no? Ayan na, yung mga iba, lumalutong na. Lumutang na. Ayan na, oh. Ibig sabihin, pwede na. Oh, not bad, diba? Alam mo, ah. Kahit pa paano. Kailangan palito, ah. Gumagana naman. Ito na ang ginagawa ni Jess. Para siyang bukayo. Bali, brown sugar, coconut flakes, tsaka konting tubig. At yun ang isang topping namin sa palitaw. Ilocano style. Ito ang Ilocano style daw. Ang binili pala namin coconut flakes is sweetened na. Bali, hindi na kailangan ng sugar. Matamis na to. Bali, kung unsweetened ang ginagamit mo, dagdagan mo lang ng konting white sugar para matamis. Pero ang gagawin lang natin is... hindi na kailangan i-measure, no? Ganyan. Ihalo lang natin ang coconut flakes natin at ang... Roasted sesame natin. Yan. Yan, mahilig talaga ako sa sesame seeds kaya
dinamihan ko. Bali, ito ang dalawang toppings natin. Ito ang Tagalog style, ito ang Ilocano style. Ang gagawin lang natin, isa-isa. At sobrang malagkit ang ating palitaw, kaya iganyan-ganyan mo lang. Igulong-gulong mo lang dyan sa toppings mo. Tapos, ganyan. Wow, excited ako dito ah. At sobrang excited ako, kaya tikman ko na. Ito ang taste test natin. Agad-agad? Sobrang mabango. Grabe ah, sobrang simple pero sobrang sarap. Matamis at tamang-tama yung toasted sesame seeds. Yan yung Tagalog style. Gusto mo i-try? Oh, anong masasabi mo? Pwede ka nang magbenta. Oh, diba? Ready na. Ala, hindi ako napahiya. Ito lang, okay, pakita ko sa'yo mabilisang ano. Ala. Kasi na. Ala, expert ha? Ikaw na. Dito naman sa Ilocano style, bukayo. Ang gagawin, iganyan mo lang. Oh. Ang dami naman yan. Kasi yun yung pang taste test na naman. Tikman nga natin itong... Mainit pa yung bukayo. Ay, mainit. Grabe. Masarap din ah. Ano mas masarap? Tagalog style or Ilocano style? Parehong sobrang masarap. Ito mas matamis kasi madaming brown sugar. Ito may toasted sesame seeds. Parehong masarap. Grabe. Hello. Wala akong masabi. Wala ka pang bagawa. Kaya yung Oo nga no. Bali, ito ang final product ng ating palitaw. Ito ang Tagalog style at Ilocano style. Parehong sobrang masarap. Grabe. Bali, ang gagawin natin ngayon, magka-carve kami ng pumpkins para sa ating pumpkin contest. Pero hindi namin ipapakita ang buong process. Ipapakita na lang pagtapos na kami. At pwede kayo mag-vote kung ano ang favorite nyo. Kaya, tara! Kain ng pumpkin. Kain. Pumpkin carving. Oo, kakain lang ako ng palito habang nagka-carve ng pumpkin. Masarap partner yan ko. Grabe. Akin yung maliit. Akin na lang yung malaki. Kasi may balak ako dyan. Sige, game. Game. Hala, kinakareer ah. Uy. Matatapos na. Matatapos na. Final touch na. Patapos na ang aming pumpkin carving. Tapos na ako kanina pa. Si Jess, talagang kinakareer niya. Jiro, gusto mo yung pumpkin ni Mami? Daddy. Mamaya, malapit na, i-reveal. Okay, tapos na kami mag-carve. Ito ang pumpkin ni Jess. Ito ang pumpkin ko. Ito ang judge natin, si Jax Boy. Ready ka na, Jax? Buksan ko. Ito sa akin, ito kay Mami. Okay, I'll do this one. Okay, ready? 1, 2, 3! Hala. Anong masasabi mo, Jax? Grabe naman yung effort mo, be. Hindi ko alam na super contest. Grabe. Ano ba yan? Talagang siniryoso, ha? Kaya pala wala akong 5 minutes, tapos ka na? Ay. Wala. Kumakain lang ako ng kakanin. Nag-iwan ka pa. Nag-iwan ka pa. Daddy didn't even call. Ala. Kaya nga. Jack, sino ang nanalo? Mommy? You lose. Oh. Sorry, still undefeated, Mommy. Natalo. Wala pa kayong mata niya. Dapat puro yan lang mata. Ano ba yan? Sa sobrang effort ni Jess, syempre siya ang nanalo. Hindi ako talaga artistic, kaya simple lang sa akin. Pero cute naman, di ba? Halloween nga eh. Something scary, sabi ni Jax. Ano ba yan?
Pero halos ubos na ang aming kakanin. Sana nag-enjoy po kayo. I-comment mo kung na-try mo na yung recipe na yan. At i-comment mo din kung anong mas gusto niyong pumpkin. Ito kay Jess or ito sa akin. Nagtanong ka ba? Sino ba? Halata naman na. Pero maraming salamat sa pananood sa simpleng vlog po namin ngayon. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo. Oh, which one do you want, Jiro? Anong gusto mo? Ito? Ah! Ito ang gusto mo? Yeah. Are you sure? Which one do you want? Gusto mo to? What? Oh, cute, you know, diba? What? Anong mas gusto mo, Jiro? Ito o ito? This one. Yay! Panalo! Ay, salamat, Jiro.